Currently, we're here at McDo. Dasma, yung question na doon sa post ko, sabi ko kasi, ask me anything you want to know about me. Ay, tanong ba sa wag lang offensive? Kasi may nagtanong na, ano daw yung section ko, nung natatandaan ko? Ano yung section ko nung high school? Aww. In fairness, ang ganda ng question. Nung high school, first year high school, section 1 school ako. Ano ng palinginan? So yun, lumipat ako ng pwesto kasi hindi ako makapagsalita sa harap nila dahil nahihiya ako. Ayun sila. Ito yung family. Kasi nandyan sila, tapos nandito ako sa isang kubo. So dito tayo, sagutin natin yung question. So, ayun nga, section 1 po ako. Nag-aral po ako sa... Hi! Hi, baby! Nag-aral po ako noon sa Jose Abad Santos High School. Doon po sa may, ano, yung Lucky Chinatown Mall na po siya ngayon. And then, lumipat po ako sa Lacandula High School noong second year kasi nga, ililipat na po yung Abad Santos na school doon sa Binondo. Jones Bridge ba yun? Hindi ko alam, guys. Pa-comment naman kung saan. Basta yun, kung ano yung place. Basta katabi niya is Mother and Child Hospital. Nag-worry yung parents ko kasi medyo parang delikado yata daw sa lugar na yun, ganun, ganyan. Pero nagka-anxiety din ako noon eh. Nag-decide na rin ako magpalipat. Kasi, nung magsa-second year high school na ako, naging section 3 ako. So, grabe no, nakakalungkot pala talaga kapag galing ka, opo, huwag ka maingay. So, nakakalungkot pala talaga kapag galing ka sa highest section and then malilipat ka sa... Parang feeling mo, sobrang baba na ng section mo, pero hindi naman pala. Section 3, higher pa rin yun, no? Hello, section 3. Tapos, napakalungkot ko nun. Wala akong mapagsabihan, no? Hindi ko masabi sa mga magulang ko. Kasi, ano eh, parang baka sabihin, OA mo naman, ganito, ganyan. Pero, I think lahat ng feelings ng isang tao, valid naman. And yung reason for that time, valid yun. Yun nga lang, I wasn't that brave enough to share yung sadness ko. Kaya, ayun, naapekto ng pag-aaral ko talaga nun. Tapos, nung nalipat ako sa Lacandula High School, mas lumungkot ako kasi since galing ka sa ibang school, hindi ka naman nila ipa-priority eh. So, nangyari po, naging section 6 ako. So, lumungkot ang buhay ko nun. Pero, anyway, naging masaya pa rin siya, turn out na na-enjoy ko talaga din yung high school life ko kasi doon ko na-experience na, alam mo yun, feeling ganda, may nagliligaw na sa'yo, ganyan. Tapos, syempre, pag galing ka sa ibang school, parang, ano eh, they are curious kung sino ka, ano ka, kung ano yung background mo, ano yung, kung kagaling, ganito, yung story mo, ganyan. So, yun, second year high school. Yun, napunta ako sa Lacandula. And then, dami ko naging kaibigan. Tsaka, ang saya din. Kasi, imagine from other school, iba may mga naging kaibigan din ako. And then, sa panibabong school, marami din ako bago naging kaibigan. And then, ayun, kaya ang dami ko talaga naging friends. Kaya nakakatuwa. So, tapos, syempre, sobrang na-culture shock din ako sa Lacandula. At, ang dami ko rin talagang ano, challenges that time since mayroon akong hindi na deal na sadness nila dahil sa nagka-anxiety ako noon, yung hindi ko, syempre hindi ko paalam kung ano yung nararamdaman ko noon, ano yung reason kung bakit ako sad noon. Yun, basta parang tinatago ko siya, ganun, pangit pala yun, yung nagtatago ka ng ano mo, yung feelings mo and yung mga problems mo. So, dapat kahit na bata ka pa eh, talagang, ano mo rin, hinaharap mo din yung mga ganong feelings. Saka mapalad yung mga anak na meron, talaga silang nakaka-heart to heart ng mga magulang. Tapos, ayun, nung third year high school, sabi sekso namin nun, charitable. Ay, hindi, innovative pala. Third year high school, innovative.
yun, doon naging kaklase ko na sila, eh, mga best friend ko ngayon, sila Christine, Tara, Sidsoy, fourth year high school, Charitable, yung aming section. Hindi ko na alam kung anong mga number yung section na yun. Yung third year tsaka fourth year high school, dyan ko naranasan mabully. At alam mo kung sino pa yung nang-bully sa akin? Yung mga best friend ko. Charot. Pero I've learned how to forgive. You know, kung ako tatanungin kung ano yung talagang secret to a long-lasting relationship, that is forgiveness. Talagang kailangan marunong ka magpatawad, kailangan hindi mo man totally makalimutan lahat nung masasakit na nangyari in the past. But at least learn how to move on and look for something na mapalitan na magagandang memories yung mga pangit na nakaraan. Ayun lang, Sayuri. Thank you for that question. Bye-bye!